All-time best moment ni Stephen Curry at Klay Thompson at Jordan Poole, magiging delikado ang kalagayan sa Golden State Warriors. Yan ang update natin ngayon mga Lods. Ngunit bago ang lahat ay huwag niyo munang kakalimutang mag-like and subscribe for more NBA updates. Salamat po. So matapos makuha ng Golden State Warriors ang kanilang apat na championship sa loob ng 8 taon, natalakay dito ni Draymond Green sa kanyang podcast ang all-time best moment na ginawa ni Stephen Curry at Klay Thompson. At ayon sa naging pahayag ng former Defensive Player of the Year, ang best moment nga daw na ginawa ni Klay Thompson na hindi niya malilimutan ay nang gumawa ito ng 60 points sa loob lamang ng 3 quarters. At laban ito sa Indiana Pacers noong 2016 season. Sa game na ito, halos tambakan dito ng Warriors ang Pacers at umabot pa ang kanilang kalamangan sa 40 points dahil sa nag-iinit na shooting ni Klay Thompson. Bagamat hindi naging ganito kaganda ang performance ni Klay ngayong NBA Finals laban sa Boston Celtics dahil sa injury, panigurado next season ay babawi na ito dahil mas kakailanganin na nga dito ni Steph ang presensya ni Klay pagdating sa scoring. Ngayong season, si Klay Thompson ay nag-a-average ng 20.4 points, 3.9 rebounds at 2.8 assists per game. At ang best moment naman daw na ginawa ni Steph para kay Draymond Green ay nang magkaroon nito ng big performance sa Game 4 ng NBA Finals laban sa Boston Celtics. Sa game na ito, halos masasabi nating si Steph talaga ang bumuhat sa Warriors matapos niya ditong makapagtala ng 43 points, 10 rebounds at 4 assists. At wala nga ditong naging sagot ang Boston. At kahit ang head coach mismo ng kanilang team na si Ime Udoka ay walang nagawang adjustment para kay Steph dahil sa nag-iinit nitong opensa. Sa naging pahayag ni Draymond Green sa best moment performance ng Splash Brothers, patunay nga lang dito ang kanyang hindi matatawarang paghanga na nagawa ng kanyang mga teammates. At nakikita nga natin na sobrang na-appreciate ni Draymond Green ang hindi malilimutang ginawa ni Steph at Klay para sa kanilang team. Samantala, ayon sa mga executive patungkol sa pinag-aagawang max contract ni Draymond Green, Andrew Wiggins at Jordan Poole sa Warriors, nabanggit nga nila dito na delikado nga daw na mawala si Jordan Poole sa Warriors. Dahil sa pagsisimula ng bagong season, dito babase ang kanilang front office kung sino ang mas deserving mabigyan ng max contract. At kung hindi dito makapagpakita ng magandang performance si Jordan Poole next season, interesado ditong saluhin ng Orlando Magic si Jordan Poole. At makakatiyak nga siya dito na mabibigyan siya nito ng deserve nitong kontrata. At kung nanaisin naman ng Golden State Warriors na pabalikin si Jordan Poole sa kanilang team kahit ano man ang maging resulta ng kanyang performance next season, siguradong mahihirapan sila ditong tapatan ang i-offer na kontrata ng Orlando Magic. Dahil sa ngayon ay magiging limited na lamang ang kanilang cap space para mabigyan ng malaking kontrata ang kanilang mga players. Kayo mga Lods, anong masasabi nyo sa naging pahayag ng mga executive at mga analyst? Comment down below lang mga Lods. At para naman sa tips and tutorials sa PCP Ergan, please like and subscribe sa munting channel ni Pops Edwin Vlog. At ito lang ang ating NBA updates ngayon mga Lods. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subscribe mo na yan para updated ka sa ating NBA season ngayon. Salamat po.